What's up guys? Welcome to my channel. So today, gagawa tayo ng review for Vivo V15. So guys, first impression, first thing na napansin ko talaga sa kanya dito at pinaka gusto ko, nagustuhan ko sa kanya is yung full view display niya. So wala na siyang notch. Pinaka naunang bagay na naisip ko is yung pag nanonood ka ng movie, so mas magandang viewing experience talaga siya. Dahil sa kanyang 6.53 inch Full HD Plus full view display, so mas maganda talaga yung viewing experience mo. So yung resolution naman niya is yung 2340x1080p. So kaya mo talaga mag-play hanggang sa Full HD Plus. So guys, isa pa sa nagustuhan ko dito is yung design niya. So ang gamit-gamit ko is yung Glamour Red. Yung pinaka-color niya na from black sa taas and then pababa is nag-red. Tapos meron siyang glitters na design sa may bandang baba. Hindi rin naman siya ganun kanipis, hindi rin naman siya ganun kakapal. Pagdating naman sa weight, medyo mabigat siya dahil sa battery niya, so 4,000 mAh battery. Sa right side, andyan yung power button and volume rockers. Sa left side, andyan yung SIM card tray at yung Joby Assistant button. Sa taas niya, andyan yung elevating camera at saka yung microphone. Sa baba, nandito yung speakers, micro USB charging port at yung 3.5mm headphone jack. So sa likod, nandito yung fingerprint, so sakto lang yung pinaglalagyan niya. At saka yung triple rear camera, so medyo bulky lang yung cameras niya. At saka yung design niya na polycarbonate plastic, so medyo kapitin siya ng fingerprint. So sa front camera, meron tayong 32 megapixel elevating camera. So nagustuhan ko rin sa kanya is yung sound niya kapag umaangat yung camera niya. Pakinggan natin. So guys, share ko lang about sa safety feature ng front elevating camera. Once na nahulog siya, syempre kunyari hindi natin sinasadya. Gagawin ng phone pag-detect ng sensor niya, ng gravity sensor niya, kusang bababa yung camera tapos magbibigay ng warning na drop detected. So para syempre hindi agad masirang elevating camera. So may kita rin naman natin na nasa camera pa rin tayo, yun nga lang, naka-off lang talaga yung camera. Sa rear camera, meron tayong combination ng 12 megapixel, 8 megapixel and 5 megapixel triple rear camera. So meron ako dito mga sample shots, mga sample pictures ng front and rear camera. May kita rin naman natin yan sa front camera na syempre hindi mawawala yung beautify. At syempre kaya niya rin magbigay ng sharp and magandang colors ng images. Sa rear camera naman, una natin mapapansin dyan is yung color. So yung contrast ng images, so mas lively, mas matingkad. So mas may kulay siya, sharp din yung images. Maganda rin sa kanya yung smart feature niya kung saan malalaman niya kung anong klase ba yung subject na pinipicturean mo, kung plants ba, animals o food. So mag-a-adjust siya ng color based dun sa subject na kinukuhaan mo. Kaya mas nagiging lively yung color ng images. Pagdating naman sa ibang specs, pinataas talaga yung specs niya. So naka 6GB RAM na siya, 128GB storage, naka MediaTek Helio P70 na 2.1 GHz octa-core processor. Meron din siyang GPU na Mali G72 MP3. Naka Android 9 Pie na rin siya. Dahil nga sa specs nito, maganda talaga yung game performance and game experience mo. Dahil nga bukod sa sinabi ko kanina, naka full view display tayo, so mas maganda yung game experience. Kaya nga pagdating sa Mobile Legends, napaka-smooth ng gameplay natin. So meron siyang available na high frame rate mode. Lahat ng graphics niya pwede mong i-high na walang problem, walang lag, no FPS drop. Napaka-smooth talaga niyang gamitin, no lags and no touch delays. Pagdating naman sa PUBG, so ang highest graphics niya is yung high. Kaya mo rin yung high frame rate mode, yan naka-high din. Kaya kahit na ganun yung graphics, napaka-smooth pa rin niya at di rin nag-iinit yung phone. So guys, yan ang review natin for Vivo V15. Masabi ko lang guys, napakaganda ng camera nito. So medyo disappointed lang ako pagdating sa beautification niya. So kahit na iset mo to nan or tanggalin mo yung beautification, beautified pa rin talaga yung camera niya. Pagdating naman sa game performance, kahit na MediaTek P70 yung processor niya, so maganda pa rin yung performance. Napakaganda pa rin yung efficiency niya pagdating sa battery. Very impressive talaga ako pagdating sa full view display ng phone na to. So mas maganda yung viewing experience, mas magandang game experience dahil sa full view nga. At lalo na pag nanonood ka ng movies. So yun guys, sana nag-enjoy kayo sa video ko. So don't forget to like, subscribe, and see you next time.